sa Diyos at ligtas ka. Akala ko wala ka na. Pinaniwala nila sa akin na pumunta ka ng Cebu. E sinundang kita. Nakita ko sumabog ng aeroplano sa kayo. Akala ko sakay ka ng aeroplano yun. Isa pang pagkakataon, Sharina. Hindi ba natin kaya yun? Kaya ko magsakripisyo para sa anak ko. Pero hindi ako tanga para bumalik sa'yo. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Magiging maayos ang buhay natin dalawa. Kahit wala si tatay, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Si Sunshine, kinuha siya ni Kimo eh. Pangako mo sa akin na iuuwi mo ng buhay si Sunshine. Pwede ko namang ibalik si Sunshine eh. Basta pagbalik ko dyan, magsasama na tayo bilang pamilya. Tutunayan ko sa'yo na mabait akong ama. Anggat ka nga si Mami Emil tsaka si Daddy Benji! Sunshine, huwag ka nang gagalaw dyan ha. Halika na, buha pa na tayo. Sunshine! Sunshine! I'm sorry po. Dahil doon ang arrival ko. Sunshine! Bahayan ako! Okay, tama na. Isipin na lang yung kondisyon mo. Alam mo, masama yung pag-iihak mo. Alam mo sa baby mo. Tama na. Emmy, alam kong nag-away tayo. Pero sana tanggapin mo naman ang pakikiramay namin. Sa ganitong sitwasyon, kailangan kayanin mo yan. Wala naman ako ibang magagawa, kundi kayanin to. At lahat kayo, yun at yun din ang sasabihin sa akin. Menchie. Tingnan mo yung nangyari sa anak natin. Kung hindi mo sana inuna si Sharina, hindi sana mamamatay si Sunshine. Sana buhay pa yung anak ko. Hindi ko gusto kong masaktan siya. Hindi ko gusto madamay siya. Pero pinabayaan ko siya. Pinabayaan mo kami. Wala kang pwedeng ama. Alam mo ba yun, ha? Kuya! Saan ka pumunta? Kuya! Naku anak, doon ka. Baka matalisikan ka. Sa totoo lang, ayoko kay Nelson. Pero mahirap magpalaki ng anak mag-isa eh. May plano ka na ba, Sharina? Naisip ko na ba kung paano mabubuhayin si Joy? May opening daw sa Purinaria. Sana, pala rin ako. Makahanap ako ng trabaho. Kung makahanap ako ng trabaho, at least mapapasok ko na si Joy sa magandang school. Tapos, siguro lalayo na lang kami dito sa mga humahabol sa amin. Sa mga nanggugulo sa amin. Gusto kong bigyan ng magandang buhay ang anak ko. Alam ko na mahirapan ako na itaguyin siya mag-isa, pero di ba ang sabi nila ang nanay, nakakaya ang lahat. Kakayanin kin para sa'yo. Malapit na to, ha? Ako na. Ika, Joy. Benji?
Ay, sir! Pare! Hindi mo binigay sa akin ang anak ko, ha? Bakit hindi mo sa akin binigay ang anak ko? Ano siya? Buhay pa anak ko? Patay na yung anak mo. Hindi ko pinatay ang anak ko. Hindi mo gago ko, pero hindi ko kayang gawin yun. Si Benji, may kasanaan nito. Gaganti ako kay Benji. Gaganti ko, anak ko. Sharina, alam ko, hindi na dapat ako nagpunta rito. Ayoko lang makagulo sa inyo. Lalo sa sa'yo at saka kay Joy. Isipin mo lang matay, eh. Matay si Sunshine, wala man lang ako sa tabi niya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung sino kakausapin ko. Baka nga tama si Emmy na wala daw akong kwenta ng ama. Sharina, sensya na. Alam mo, Benji, abusisin yung sarili mo. Walang magulang ang gusto mo pahama ka mga anak nila. Siguro yung mga pagkakataon lang na nangyayari kahit hindi natin inaasahan. Alam mo, Benji, sigurado ako, hindi kasi nisisi ni Sunshine. At alam kong mabuti kang ama. Sana nga tama sinasabi mo. Huwag ka nang malungkot, Mang Benji. Sabi ni Nanay, ang mga bata daw nagiging angel. Siguro, nasa heaven na si Sunshine ngayon. At sa heaven, siguradong masaya na siya. Salamat, Joy. Alam mo, ikaw parang anak na rin ito, eh. Salamat po, Mang Benji. Parang tatay na rin ang turing ko sa inyo, eh. Sila pupunta. Pwede magpahinga ka na. Bukas lang tayo bumalik sa lamay, okay? Nagpagawa ko ng tsaka kay Manang. Inumin mo yun para mabilis ka makatulog, ha? Kukunin ko lang. Emmy! Emmy! Anson? Ano kinagawa mo dito? Iba may usapan na tayo? Ilalayo mo si Sharina?
Hindi nga natuloy yung plano. Tinakaso ni Sherina. Hiniwalayan niya ako. Ang katangahan naman to, Nelson. Akala ko ba may kasunduan na tayo? Ha? Huwag mo na kaya ako sisihin. Basta't kailangan, hindi na sila magkita ni Benji. Tandaan mo, kapag nagkita sila, baka masabi ni Sherina kay Benji na anak niya si Joy. Kapag nangyari yun, ano na? Wala na. Mas lalo niya hahabulin si Sherina. Alam mo, gumawa ka nila ng paraan. Hindi, dalawa tayong mawawalan. Hindi pwede malaman ni Benji na anak niya si Joy. Oh, nangyari sa'yo? Ikaw, gumawa ka ng paraan para magkabalikan kay ni Sherina. Shoot the report bukas sa office ng asawa ko. At dahil matagal na rin kami nangailangan ng administrative assistant. Mrs. Ramos, marami pong salamat sa trabaho ang binibigay niyo sa akin. Wala yun, Sherina. At alam mo, magandang credential mo. Mukha ka namang mabait. Natatandaan mo ba dati na sa'yo kami kumukha ng kabao? Dati po? Oo. Ano ba naalala? As administrative assistant, of course, I have to check you once in a while. Para naman na nalalaman ko yung mga demand ng mga customer. Hindi ba? Mrs. Ramos, baka po, pwede po sana ako mag-report. Bukas na lang po, medyo sumama po kasi yung pakiramdam ko. Bakit? Ano nangyari? Bukas na lang po ako mag-report. Okay. Sige po, ma. Sige. Tingnan mo nga naman. Kabit ng asawa ko, dumating sa burol ng anak ko. Wala talagang kasing kapal yung mukha mo, Sherina, no? Pati burol ng anak ko, gusto mong sirain? Umalis ka na nga! Ate, tama na! Ano ba? Mrs. Ramos. Sherina? Benji. Alisin mo tong babaeng to. Kundi kakalad ka rin ko yung palabas. Amy, pwede ba kung gumawa ng skandalo rito? Mas kailangan pihan mo pa yung babaeng yan. Kaya nga namatay ang anak natin dahil mas inaatupag mo pa yung babaeng yan. Siya yung dahilan kung bakit nagkandaletsi-letsi yung pamilya natin. Dahil sa'yo namatay yung anak ko. Amy, kaya umalis ka na! Amy, huwag sasabihin yan. Amy, wala akong kasalanan sa nangyari sa anak mo. At pwede ba? Huwag mo sinasabing kabit ako. Dahil kahit kailan, hindi ko inagaw sa'yo si Benji. Alam ko masakit. Alam ko nahihirapan ka sa pinagdadaanan mo ngayon. Pero wag mo naman isisi sa akin yung kasalanan mo. At wag mo yurakan yung pagkatao ko ng dahil sa kasalanan mo! Kapal? Tama na, tama na, Amy. Malis ka na nga! Tama na, ligat! Alis! Tama na, ligat! Ano ba? Itawag mo nga ako! Sherina? Ayoko ng ganitong iskandalo. Baka pwede na huwag ka muna mag-report bukas. Dahil mag-aaway kami ng asawa ko! Mrs. Ramon, kailangan ko po ng trabaho. Huwag yun naman tanggalin sa akin yun. I'm sorry. Wala akong magagawa. Hindi mo nang binigyan ng respeto ang buro ni Sunshine. Benji, saka pupunta? Susundan mo na naman si Sherina. Oo. Hihingi akong tawad sa kanya. Ang pating tao mo lang kinalam, wala namang ginagawa sa'yo. Bakit ba kinakailangan sisihin mo ibang tao sa kakulangan nating dalawa sa anak natin? Hindi ka aalis. Hindi mo susundan si Sherina. Hayaan mo na siya. Benji, yung baby natin. Benji! Benji! Benji, bumalik ka nga dito! Sherina. Sherina, sandali.
Napasensya ka na sa sinabi ni... Hindi ako ng tawad. Pasensya ka na. Totoo naman yung sinabi ni Amy. Mukha akong kabit. Parehas tayong may asawa, pero hindi natin mapakawalan yung isa't isa. Dahil nagmamahalan tayong dalawa. Kaya kahit anong gawin natin, pareho nilalamdaman natin sa isa't isa. Kahit anong gawin ko, kahit anong iwas gawin ko sa'yo, sa'yo ko babalik. Saan na kasi mahal kita? Benji, tigil naman yung kakasabi mo sa akin na mahal mo ako. Pagod na pagod na ako sisihin ang asawa mo sa lahat ng kamalasan na nangyayari sa buhay niyo. Benji, hindi kita inagaw. Pero ano lumalabas na sa'yo? Inagaw kita? Sa bawat sandaling kasama kita, ano pakiramdam ko? Inaagaw ko yung sa asawa at anak mo. Benji, tigil na natin po. Tama na. Kung talagang mahal mo ako, palalayain mo na ako, Benji. Bigyan mo naman ako ng oras para sa anak ko. Sarinang yan. Magsisisi siya at akong binangga niya. Ate, ano ba magagawin mo? Gimo, di ba gusto mo gumantay sa pagkamatay ni Sunshine? Idamay mo yung anak ni na Benji at Sharina. Sa kanila ka gumante. Oo, may anak sila. Si Joy. Ano, ate? May anak si Sharina tsaka si Kuya Benji. Pwede ba tumahimik ka? Gusto mo ba yun, Joy? Gusto mo marami? Alisin dito na tayo. Gusto ko ng logo ko. Pagdadasal mo, Joy? Siyempre naman, ninang besa. Ito, para kay nanay. Sana huwag na siyang umiyak. Nalulungkot po kasi ako pag umiiyak siya eh. Ito, para kay tatay. Sana magbago na siya. Sana huwag na niyang paiyakin si nanay. Ito naman po, para kay Mang Benji. Sana huwag na siyang malungkot. At sana forever siyang maging mabait. Dear Papa Jesus, sana huwag po kayo mag-
sawa sa mga wish ko. Kasi po, paulit-ulit ko siyang wish. Hindi naman po ako magalit kung hindi matupad. Pero siyempre, sana matupad. Amen. Kalimutan ko na po si Benji. Ang tanging hiling ko lang po sa inyo. Sana po maging masaya si Benji. Maging masaya kaming dalawa kahit hindi kami magkasama. Ibibigay ko ang lahat ng atensyon ko kay Joy. At sana po tulungan niyo kung maitaguyod ko si Joy kahit mag-isa lang po ako. Talaga siyang alam sa anak niya. Iti ko mo nga ibibig mo. At hindi ka ba naawa sa bata? Hindi ka ba natatakot kung anong pwedeng gawin ni Kuya Gim mo doon? Anak ko ba yun? Ang dapat matakot doon ay yung nanay niyang malandi. Desa, nasa si Joy? Kaya na pa ako naghahanap pero hindi ko talaga siya makita na wala talaga si Joy. Ano hindi mo makita? Nasa si Joy? Benji, Gimo, nasa akin ang anak mo. O anak? Di ba nasabi sa'yo ni Sharina, may anak kayo. At siya ang hihingin ko kapalit para kay Sunshine. Ano anak? Gimo, hello! Sharina! Benji, anong ginagawa mo dito? Sagutin mo ako. Anak ko ba si Joy? Paano nalaman ni Benji? Kailangan mo unahan ko sila mahanap yung bata. Lalayo na talaga kami. Ako ang nagpadukot kay Joy. Nasa'yo si Joy? Hindi lang naman ako makikinabang. Kapag nawala ang bata niya, mawawala yung kaisa-isang bagay na nag-uugnay kina Sharina at Benji. Ay, pag-inawag na huwag mo sasaktan ang anak ko! Joy!